Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Bea, 29 years old, isang public school teacher, at isang taon ng subscriber ng Arena Plus. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, online betting platform yung Arena Plus. Lisensyado ito ng PAGCOR, kaya legit. Maliban sa gusto kong imbitahin ang mga kapwa ko tambalanista worldwide na mag-download na ng Arena Plus agad-agad para mapasama sa 20 million users nito, sumulat po talaga ako para humingi sa inyo ng payo. Alam nyo tambalan, hindi ko alam kung ano ang dahilan pero parang hindi ako swerte sa larangan ng pag-ibig. Yung unang karelasyon ko lesbian. Single mom siya to an 8-year-old. Tanggap ko naman yung anak niya pero habang tumatagal, naiisip ko na gusto ko din magkaanak. Kahit ano ang gawin namin, hindi naman mangyayari yun. Dahil dito, naisip ko makipaghiwalay na. Hindi ko alam kung paano dahil sinasaktan niya ang sarili niya when she is depressed or kapag naguguluhan siya sa sitwasyon. Nasolve ang problema ko ng mahuli niya akong may kausap na lalaki. Nag-break kami at kahit anong pagmamakaawa niya na magbalikan kami at ayusin namin ang relasyon namin, iniwan ko na siya ng tuluyan. Si Merck ang naging dahilan ng paghihiwalay namin ng dati kong lesbian partner. Pinalasap niya sa akin. Ano yung pinalasap? Yung bigla kang nagulat sa salitang pinalasap. Pinalasap niya sa akin. Pinalasap niya sa akin na napakasarap palang alagaan at mahalin ng isang lalaki. Pakiramdam ko, isa akong prinsesa. Kaso, may jowa si Merck. Di nagtagal, nahuli kami ng jowa niya kaya kinailangan naming maghiwalay. Hindi ko na din pinush. Ang hirap naman kasing magpakatanga sa lalaking nakatali na sa iba. Masaklap, pero pinilit kong ibangon ang sarili ko. Last December, nireto sa akin ng isang co-teacher ko yung pinsan niya. IT specialist si Ram sa isang BPO company. Depressed si Ram kasi nag-asawa ng iba yung girlfriend niya for 5 years. Para tulungan siyang malibang at maka-move on, ipinakilala ko sa kanya ang Arena Plus. Ganda points yun for me kasi mahilig din siya sa sports tulad ko. Sa halip na magmukmok, binaling niya ang pansin sa panonood ng live streaming ng mga paborito niyang sports, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit worldwide. Ganyan kaastig ang Arena Plus. Anamang sports yan, boxing, volleyball, soccer, at iba pa, kahit saang parte pa yan ng mundo, malamang nasa Arena Plus yan. Astig, di ba? Nagkita na kami ni Ram and first meeting pa lang, komportable na ako sa kanya. Kaso hindi na nasundan. Kapag ka-chat ko, 8 hours bago mag-reply. Tas ang reply, heart or laugh emoji lang. Kapag sinusubukan kong i-open kung anong meron kami, parang umiiwas siyang pag-usapan. Tambala nilang kembot na lang, wali na ako sa kalendaryo. Gusto ko na mag-asawa at bumuo ng pamilya. Pangarap ko yung sabay kaming nakalogin sa Arena Plus app habang magkatabing nanonood sa sala ng NBA live streaming. Tingin niyo ba may pag-asa pang mangyari yun? Mahihintayin pa kaya ako dito kay Ram?
Para naman kasing wala kaming patutunguhan. Ano kaya ang dapat kong gawin? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista since 2015, Bea. Hi, Bea. Kung 8 hours bago mag-reply ang isang tao, hindi ko sure kung medyo may patutunguhan. Pero tanayin natin si partner na hindi masyado nagre-reply. Kung may patutunguhan ba? Buna yan 8 hours, ako 8 days eh. Correct. Eh, di pa salamat ka pa pala, girl. Dapat pala mag-ano ka, magbunyi ka. Oo. Oh, wala lang pala yung 8 hours eh. 8 days bago mag-reply. Misa nga, tapos na yung event. Correct, totoo. Tapos na yung event, tapos na yung ano, tapos na yung issue sa buhay. Saka lang magre-reply. Saka ako lang mababasa. Ayan, ganun. Kaya nga sabi ko, kung ako yan, para sa akin walang patutunguhan yan kasi 8 hours bago mag-reply. Ibig sabihin, hindi siya masyadong focus dyan eh. Yun yung para sa akin. Pero para kay partner na maaaring hindi naman social media person, di ba? O kaya may ibang aatupagin, di ba? Ganyan, eh, ewan ko. Para sa akin kasi walang patutunguhan pag hindi nagre-reply agad. Oh. Oo. Para sa akin lang ha. Pero para kay partner nga, para bigyan natin siya ng hope dito kay Ram partner. Ba, meron bang hope? Mm-mm. As a person na 8 days bago mag-reply. Meron bang hope dito? Yan. Ano, kilala mo yung boyfriend mo, di ba? You hindi know pa your naman boyfriend. Yata niya jowa eh. Oh, hindi, walang issue dyan. Hindi naman kayo mag-jowa. Feeling ko hindi mag-jowa eh. Kung wala namang label, walang demand. Yes. Oh. Wala kang expectation sa madaling diba? Salita. So wala dapat patutunguhan. Oo. Oh, ganyan, diba? Doon din tayo, di ba? Correct. Hahanap ka ngayon ng bagong tao na magsusuffice ng needs mo. Paano yung suffice? Suffice yun yung ano. Yun di ba yun yung papamigay sa ano? Sa Feb 28? Yes, yung masarap upuan. Correct. Suffice. Suffice. Kasi plural siya ng sofa. So fast. 'Di ba? Ganon. So maghahanap ka ng tawag doon yung magpupuno. Yan. Yes. Nung pangangailangan mo, which is agad kang replyan, hindi yung nag-reply nga after 8 hours, mm-hmm. ang emoji pa, yung wala man lang kaano-ano, yung feelings for you na, ay, masasaktan kaya siya? Kasi parang wala lang kay Ram, sa totoo. Sa kanya, wala lang talaga kasi walang kayo. Correct. Walang label, eh. Di ba walang kayo eh. Kung magjowa kayo, malamang, di ba mag-reply agad yun. Eh para sa kanya, wala naman kayong relasyon. Di ba? So, kumbaga, yung level of importance, hindi ganun kataas. Hindi ka importante kay Ram. Oo, kasi nga walang kayo. Malinaw sa kanya yun eh. Splok na namin dyan. Baka hindi lang malinaw kay ano eh. Dito sa tambalanisa natin ito. Wala lang si Ram sa'yo. Wala lang ikaw kay Ram. Oo, kasi walang kayo. Kayo. Yun sakit. Yun eh. Diba? Kailangan isigaw. Kasi hindi, alam mo hindi mo masisisi si Ram dito. Mm. Kung ganun yung kung ganun yung behavior niya kasi malinaw para sa kanya na magkaibigan kayo. Wait lang. Balikan diba? Ko lang. Oh, nating yung part na napaka-importante kung hindi wala talagang sila partner. Hindi kayo. Oh, tingnan mo, nagkita si Ram, first meeting pa lang comfortable na siya pero hindi na nasundan. Oh, di wala. Diba? Ganito lang yan eh. Akala mo lang click kayo pero kay Ram, hindi kayo click. Oh, feeling totoo. Mo lang yun. Totoo. Kasi yun talaga yung girl. Sa iba ka nalang bumaling ng attention kasi itong si Ram, wala ka nang maaasahan dito eh. Tapos naman yun sa part na ano, yung natataranta kasi pa wala ka na sa kalendaryo. Eh, nasa ano ka pa? Loto ba? Loto ba hanggang si... Bingo! Nasa bingo! Hanggang 75, di ba? So, hindi pa huli ang lahat. Hanggang may numero. Correct! Pasok ka pa rin. Eh, ang numbers pa naman ay infinite, di ba? So, sky's the limit. Huwag mong limitahan yung sarili mo dahil lang sa edad mo. Totoo yun. Dahil madami kaming kakilala, marami tayong alam na istorya na kung kailan tumanda, na kung kailan lost all hope, na parang wala na, hindi na, saka sila magkakaroon ng bonggang-bonggang love life.
Correct. Ganon. Huwag ganon. At ito ha, ulitin natin, wala, hindi mo masisisi si Ram dito kasi malinaw sa kanya na walang kayo. Mm-hmm. So walang responsibilities si Ram. Na pwedeng akuin si, mm-hmm, si Ram kasi hindi mo siya boyfriend at hindi kanya girlfriend. So wala. Malinaw sa kanya yon. Correct. Ikaw, dapat malinaw sa iyo yun. Dapat malinaw din sa iyo yun. Correct. Diba? Walang oo kayo. Ngayon, no, dahil walang kayo, dapat walang expectation. Mm-hmm. Wala kang inaasahan, hindi ka pwedeng mag-demand, hindi ka pwedeng mag-impose ng pwedeng gawin ni Ram. Hindi mo siya masisisi kung heart ang sagot niya. Kasi salamat ka nga nag-heart pa. Tama eh. Diba? Hindi mo masisisi kung 8 hours later kung siya magsagot, sumagot na ng message mo. Mm. 'Di ba? Kasi unang-una, 'di ba, wala siyang commitment sa iyo, wala siyang responsibilities. Oh. So dapat malinaw kayo doon. Gets na daw doon niya. Okay na daw. Ulit-ulit, diba? Sakit-sakit, no? Kasi ikaw nandiyan ka na, hindi mo pa nagagets. Kaya eh. So ulitin-ulitin lang namin, 'di ba? Ulitin-ulitin. Oh. Ulit-ulitin lang namin. Ngayon, kung naghahanap ka ng mga bagay na magsa-satisfy ng pangangailangan mo, hanap ka ng panibagong tao. Yeah, 'di ba? Huwag kang titigil doon until mahanap mo siya. Yun yung mahalaga. Gets mo na ba, Bea? O malabo pa rin? Maasa ka pa rin dito kay Ram. Wala namang masama sa pagano sa ano sa umasa. Kaya lang dapat maging wise din tayo. Laksan mo lalo yung pakaramdam mo. Maging wise tayo. Ano ba to? Pagtutuunan ko ba to ng pansin o hahanap na ako ng ibang pwedeng magde-date sa akin na hindi naman 8 hours ang reply? Diba? Yung mga tipong 8 minutes later nakapag-reply na ganyan. Tsaka yung ano, yun nga eh, hindi lang ito para kay Bea, kundi para sa lahat ng mga ganitong sitwasyon, ha? Huwag kang magde-demand, wala kayong label. Mm-hmm. Tsakit, diba? Huwag kang mag-impose ng pwedeng gawin ng ibang tao kung wala nang walang label, commitment sa'yo. And tsaka alam mo, Bea, dun sa parang pangarap mo na may mapamangasawa, tapos kasi gusto mo, manood kayo ng NBA live together, gamit ang Arena Plus, hindi mo naman kailangan ng jowa para mangyari yan eh. Tama! Yung mga kaibigan mo, pwede mong ayain. Sabi mo sa kanila, uy, mag-subscribe na rin kayo, i-download nyo na rin ang Arena Plus para sabay-sabay tayong nanonood ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing, totoo, o local, international. Kailangan pa ng jowa dyan? Correct. Kailangan ng jowa dyan. Pero alam mo, ito yung panonood niya ng ano, ng mga ng sports, yan, Arena Plus, actually launchpad mo na to eh. Para magkaroon ng maraming kakilala. Ay, pwede. Diba? At sa pagkakaroon ng maraming kakilala, mapipisil-pisil mo na, sino kaya dito yung jowa ball? Na pwedeng ipisil-pisilin, diba? Papabol, ganun. Sino yung mapipisil-pisil? Sino yung napipisil mo na in the future, pwede kang pisilin? Yay! Diba? Ang subscribers ng ano, Arena Plus, 20 million. Ang daming option. At pag nalaman mo yung katotohanan yun, na yun, ang dami pala. Yes. May excite ka. Hindi ka mauubusan. So walang pressure. Hindi ka puro kay Ram. Si Ram na walang ano. Wala namang pakialam sa'yo, girl. Totoo yun. So ngayon, di ba, sabi mo, mahilig ka sa sports. Ang daming mahilig sa sports na nakasubscribe o nag-download ng Arena Plus. Yun pa lang, may common denominator na kaagad. Correct. Kayo. So napaagandang platform nito, hindi lamang sa entertainment, kundi sa love life mo. Tama. Kaya go na, i-download na ang Arena Plus app. Saan yan available, partner? Girl, kailangan na no, baling na ng attention sa ibang bagay. Maging wise po tayo. Laksan yung pakaramdam mo. Kami nga, wala kami sa sitwasyon na pakiramdam namin, wala lang si Ram. Alam mo si Ram, may mga, baka may dinedate na iba, merong ibang pinagkakaabalahan, pinagkakainteresan, at hindi ikaw yun. Tama. Masakit man isipin, pero kailangan mong tanggapin para makamove forward ka na din. Yun, acceptance. Acceptance ang kailangan mo dito. Correct. Acceptance, una, hindi kanya gusto. Mm-mm. Hindi kanya bet. Tama. Sorry. Ang bet ni Ram, si Merck. Ganun. Diba, pangalawa, walang kayo. Totoo. Matanggap mo na walang kayo, walang relasyon, walang commitment, walang responsibilidad. Diba? Pag naintindihan mo yung dalawang bagay na yan, hahanap ka ng panibago. Tama. Diba? Somebody that will, give you so much satisfaction, that correct will meet your demands or your expectations. O di naman kaya, kung hindi man tao ito, hanap ka ng habit, hobby, pagkakaabalahan, pagkakaintindihin, diba? Para hindi ka masyado nagfo-focus sa mga bagay o sa mga taong wala namang
hindi ka iniintindi. Correct. Sipin mo, super priority mo siya, isinulat mo pa sa may wagang burnay, tapos siya wala lang. Dead ma lang siya. Chill lang ako. Chill, nagtututulog, di ba? At pangit din yung ano, no, masyado mong binibigyan ng pressure yung sarili mo. Mm-hmm. Nakakahagard yan, sige ka, hindi correct. Ka magkakalablay. Lalo. Oo, ma-stress ka. Ano diba? Yan? Idasal mo yan na, ano, na sana dumating na yung tamang tao para sa buhay mo. Ang maganda din naman dito kay Bea partner, hindi naman siya tumitigil na mag-explore at magmahal. Oh, tama yun. So huwag ka din mag-give up. Basta para sa amin, i-give up mo na si Ram kasi wala na yan. Wala naman kayo. So go ahead and explore pa more. Kasi pwedeng-pwede naman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kayong Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Basic. Mm-mm. Maging mapagmatsyaga, 'di ba? Laksan mo 'yung pakiramdam mo. Mm-hmm. Huwag kang aasa sa isang pagkakataon or sitwasyon na alam mong malabo. 'Di ba? Kumbaga ano 'yan eh, halimbawa, tubig baha. Yeah. Uhaw na uhaw ka na. Mm. 'Di ba? Aasa ka pa bang uminom sa tubig baha? Hahanap na ako ng malinaw na tubig. Ng iba. Kasi ang solution ko, hanap ako ng iba na hindi ako mapapahamak kasi mapapahamak ka diyan kay Ram. Ang pahamak is investing so much time sa isang taong wala namang time para sa iyo or correct. Hindi ka naman pina-prioritize. Yun yung pahamak na sinasabi natin. Correct. Isipin mo, kailanman ang baha hindi mo maiinom? Diba, aasa kang iinumin mo yan? Siyempre, hindi. Kasi delikado siyang inumin. Yun yung sinasabi natin. Huwag kang aasa sa isang sitwasyon na imposibleng mangyari. Sa Trulalu! Ganun. Diba, uulan ng yelo at shoot sa bunganga mo kung nakatira ka sa Pilipinas. Diba, imposibleng mangyari yun. So, huwag kang aasa mangyari yun. Pagdating sa relasyon, ganun din. Diba, dapat malinaw malinaw sa isip mo na pag imposible, huwag nating pilitin. Diba? Basta wala na yan yung kay Ram. Wali yan. Hanap ka ng ano, ng bagay na makapagpapadali ng sitwasyon. At pwede yon. May control ka doon. O hanap ka. O ito, manonood ako ng ano, ng sports, 'di ba, ng live streaming. O sino diba? Kaya dito yung pwede? Oy, pareho kami mahilig sa soccer, for saka example. Saka maganda 'yan, 'di ba, nanonood ka sa ano, nanonood ka ng sa Arena Plus app tapos nasa ano ka, public place. Oo. Tapos ano 'yan is conversation starter, 'di ba? Yan. O di naman kaya ano, maganda 'yan. Alam mo, isang conversation starter din bukod sa Arena Plus app na manonood ka. Tapos maku-curious sila, ay, hala, paano mo napapanood 'yan? Ganyan. Isa pang pwede is pag merong kang pet, pero dapat mahilig ka sa pet, ha? I mean, yung kaya mong responsible enough ka to you're going to be a responsible fur mom. Mm-hmm. Ganon. Magandang conversation starter din ng pets, eh. Lagi. Na kapag ka merong pet, hindi, imposible talaga na hindi mapansin yan, eh. Meron at meron papansin sa'yo. Lalapitan ka, tatanungin yung lahi niyan, yung mga ganon. And it's a good conversation starter. So, yun yung gawin mo. Doon na tayo sa solutions versus ngawa-ngawa, iyak-iyak para kay Ram. Diba? Eh, hindi naman kayo. Wali naman kayo. Kaya ka na-stress, eh. Kasi pinipilit mo. Yan tayo, eh. Diba? Kaya pilit ka na-pressure. Yan tayo, eh. Diba? Pinagalitan. Isa pang dapat maging mindset. Alam nyo yung pag-ibig, wala naman pinipiling edad dyan, eh. Natatakot tayo na wala na magmamahal sa akin sa atin porque 40 ka na. Mm. Or mawawala ka na sa kalendaryo. 30s pa ka pa nga lang, eh. Diba? Huwag kang matakot kasi maraming kaming kakilala a senior citizen, eh. Diba? Sakala nagka love life. Totoo. Masaya sila. At mas bongga pa yung love life nila kaysa dun sa love life ng mga bata. May ganun. Masaya. Diba? So hanggat nabubuhay ka, may chance na makahanap ka ng taong magmamahal sa'yo. Mm-mm. At mamahalin mo rin ang husto, 'di ba? At maaarok yung kaligayahang hinahanap mo. 'Di ba? Hangga't nabubuhay ka, posibleng mangyari 'yon. So huwag ka masyadong ma-pressure. 'Di ba? Ewan ko ba kung saan nanggaling 'yun. Mawawala na kasi yung edad ko sa kalendaryo, wala pa akong jowa. Mm. 'Di ba? Huwag ka sumunod doon. Hindi makakatulong sa'yo. Ma-stress ka, ma-pressure ka, and remember, yung stress na yan, nakakapangit. Correct. O, babalik tayo. Baka lalong hindi ka magkaroon ng love life because kasi of... Kasi tumaka ka na so sa, ano, stress. Sa stress. Mm. Yes. Walang ano, walang limit, walang pinipiling edad ang pagmamahal. Mm-mm.
Walang nagsabi na pagdating mo ng 30, 40, wala nang chance na magka-jowa ka. Walang ganun. Walang ganun. Kaya chill ka lang. At ibibigay naman niya ni Lord sa tamang pagkakataon, sa tamang sitwasyon, sa tamang panahon, sa tamang oras na kailangan mo ito. Baka hindi pa oras. Ibig sabihin, yes, baka meron kang kailangan at tupagin na ibang bagay. Oh. Baka puro ka love life, pero ano, wali na yung career. Baka yun puro muna. Puro ka love life, ba? Hindi wala mo masikaso yung, ano, correct, yung bulok mong ngipin. Totoo, di ba? Nangangamoy yung bagang mo. Hanaparap ka ng love life, pero yung bagang mo hindi mo maalagaan, di ba? Paano ka mag-aalaga ng jowa mo, oh, di ba? Kung yung ngipin mo nga hindi mo maalagaan, dapat ganun. Baka ganun, di ba? Meron ka pang dapat asikasuhin or dapat ina-prioritize bukod sa love life. Tama. Sa true lalu at walang halang eklabu. Ganun, ha? Sana nakatulong kami sa'yo, Bea. Smile ka lang, huwag kang ma-pressure. Tumingin tayo ng comment ng mga utaw. Sa Arena Plus. Oh. Oh, sabi ni JR De La Peña, ako nga wala na sa kalendaryo, hindi ko pinoproblema kung magkakajowa pa. Oh, di ba, chill lang. Minsan hinahanap natin yung kaligayahan sa isang relasyon, pero minsan mas masaya pa lang walang karelasyon. Mm. Di ba? Mas masaya pa lang single ka. Totoo. Hinahanap natin yung happiness sa ibang tao, yung pala, yung happiness is finding yourself, yes, loving yourself, di ba? Yes. Hi kay Maylene Barrera Bostoen, Boston. Time check 7 a.m. dito sa Belgium. Kaya happy ako sa new time slot ng Tambalan na makakatawa sa umaga. Bugnutin pa naman ako sa umaga kaya pati mga anak ko happy din kasi hindi ko na sila nasisigawan sa umaga. Ah, ganoon. Very umaga, good. Ha? Oh, happy Friday Tambalan. Thank you din. Mm-mm. Tama yan. Choose to be happy. Okay. Oto perfect yung sinabi ni ano, teka, nawala. Abi lang mga sana. Oh, ay hindi nawala. Ako hindi ako maka-open. Ako nagbabagal yung net. Ayan, sabi ni Bin Uyla Montañez, ako masaya kahit walang jowa since birth. O, see? Di ba may ganun? Kasi hindi naman kailangan ng jowa para maging masaya. Correct, lagi timing thinking eh, no? Parang gusto ko maging masaya, mahanap ko ang saya kapag nagkaroon ako ng jowa. Mm-hmm. Hindi laging ganun. Masaya, syempre, na magkaroon ng jowa, nakakakilig, may inspiration ka, pero hindi lahat. Hindi all the hindi time. Sa lahat ng pagkakataon. Minsan mas pipiliin mo maging single. Mm-mm. 'Di ba? Kasi mas nandoon yung happiness na na hinahanap mo. Elmar Pahanustan, ay Tambalan watching from New Zealand. Si Ces Noremo, watching from Riyadh. Araw-araw ako na kinigat na nanonood ng live sa Facebook ninyo. Yung mga taga ano yan, yung mga taga Middle East talaga ang nag-benefit sa oras na to eh. Pero oo, sabi ni Edmond Cruz, gusto ko yung dati yung time slot. I miss you Tambalan. Oh. Jeric and Daya, kakahanap ng love, wala na na-accomplish. Yes. Make yourself ready to be loved at lalapit sa iyo ang love na hinahanap mo nang hindi mo inaasahan. Yes, ganun. Ganda nun. I like it, Jeric. Salamat. Hi, Tambalan, watching from Canada, si Mary Jasmine Sardon. Salamat. Hi kay Terry, Miss Fernandez. Huwag kang ang ano dyan, Bea. Ako nga 9 years ng single. Oh, diba? Huwag kang ang ano. Oh. Yung mga, nairita kay Bea yung mga 50 years old umaasa pa ng jowa. Oh. Oh. Diba? Isipin mo, 20 years older sila pero hindi pa sila nag-give up. Ganern.
Uy, dun sa lahat ng mga mag-jowa o kahit wala kayong jowa, alam nyo po ba na ang Star City ay open na simula Wednesday? Dati Thursday open ang Star City, pero simula Wednesday, open na po ang Star City. So, Wednesday to Sunday na po ang Star City. Yun, saya niya. Kasi pa-weekend na eh, baka trip type nyong pumunta. Pero kalimbawa, ayaw nyo mga pagsiksikan o brasuhan kapag ka weekday, weekends, meron pong weekdays, pwedeng-pwede ng ano, ng Wednesday, starting yun. Wednesday of the week. Ganon din sabi ni JR De La Peña na nung nasa Kuwait din daw siya, kasabay daw tayong kumain sa lunch kasi breakfast sa Pinas. Wobin Aguilar, lakasan ang pangramdam sa panahon ngayon. Unang nabubudol yung mahihinang makaramdam. Yes. Rocky Bert Aldave, busy ako pero nakakapanood ako ng live nyo. Sabi nga ni Maylene Barrera Bostoen, masaya kaya ang single? Sabi ng mga kaibigan kong single at 40. Oo, may kaakibat talagang ano, may kaakibat na stress at panic ang ano, ang relationship. Totoo ganito 'yan eh, 'di ba? Kung ikaw nga nahihirapan ka mag-handle ng problema mo, ng sarili mo, 'di ba? Sarilang sarili mong problema, 'di ba? What more, 'di ba? Yung problema ng ibang tao, kakarguhin mo din 'yun eh. Ganun siya. It entails, 'di ba? So much responsibilities. Mm-mm. Yung pagpasok sa isang relationship. Minsan yung problema nga ng nanay ng jowa mo, ba problemahin mo din. Correct. 'Di ba? Yung problema niyang alagang pusa ng kapatid niya, ba problemahin mo din. Mm-mm. 'Di ba? Yung mga simpleng sabihin mo nga kay ate ano, baka may ano, baka matulungan niya ako, 'di ba? Mga ganon. Eh kung hindi ka ready sa ganon, hindi talaga, kung alam ni Lord na hindi ka pa ready sa ganong sitwasyon, hindi niya ibibigay yun. Kasi nga minsan, yung sarili mong problema, hindi mo pa mapasolusyonan. Correct. Paano mo matutugunan yung pangangailangan ng iba kung ikaw mismo? Sarili mo, hindi mo kayang ano, intindihin. Yes. So, hindi naman sa gino-judge ka namin, Bea, pero parang baka ganon na nga. Hindi, ano, atupagin mo daw muna ang iyong sarili. Correct. Maraming ganon na, yung sarili hindi niya kayang intindihin. Oh. Hindi niya maatupag yung sarili niya. Mm. Magjo-jowa pa ba? Truth. Ganun. O yun, yun lamang. Naway maging okay po ang inyong weekend, mga kabisyo. Sama-sama tayo ulit on Monday. Okie dokes. Buyers! Happy weekend, everyone.